guys, welcome back ulit sa YouTube channel. So ngayon guys, ang topic lang natin ngayon is bibigay lang ako ng ilang tips para sa mga nagbabala kumuha ng national assessment ng exam ng electrical installation and maintenance. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo guys yung actual na wiring diagram tsaka yung kanyang pictorial diagram. So hindi ko guys ina-assume na 100% na lalabas ito sa exam itong ituturo ko sa inyo ngayon. So dito guys, sa harapan ko guys, meron ako rito actual na diagram ng ating wiring connection. So meron ako rito pictorial diagram tsaka actual diagram para sa exam ng NC2. So hindi ko guys ina-assume na 100% na ito yung lalabas sa exam kasi depende yan guys sa mga examiner natin kung ano yung instruction na ibibigay nila sa exam. So yung bibigay ko lang sa inyo is based lang din sa aking experience, pero hindi ito totally yung lumabas sa exam. Okay? So ngayon guys, sa ating pictorial diagram guys, sa harapan ko guys, meron ako itong instruction. So sa instruction natin guys, unang instruction natin guys is the bulb bay controlled by three-way switch. So ibig sabihin guys, yung ating bulb bay daw is control lang ating three-way switch. So ito siya guys, yung bulb bay natin, ito yung three-way natin. So sa ating actual na diagram, mamaya i-explain sa inyo. And the next is the bulb bay controlled by switch 1. So ibig sabihin guys, yung ating switch 1 is controlled natin yung bulb bay. So ngayon guys, sa ating pictorial diagram, ang breaker natin guys dito is a 4-brancher. So ang breaker ko lang guys dito is a single breaker. So i-assume na lang muna natin guys na yung aking breaker dito is a 4-brancher. Kasi hindi pa ako mapag-provide ng breaker so hindi pa kaya ng budget. So next time kapag ipoprovide ko na siya. And then sa ating diagram, meron pa tayo pa lang guys na SPO. Yung SPO natin guys is a special purpose outlet. So ano ba yung mga SPO natin? So yung mga SPO natin guys is yung ating para sa oven, saksakan, yung para sa aircon. So yun guys yung mga SPO na tinatawag. So pagdating guys sa ating actual na diagram, so pagdating sa ating breaker guys is naka-separate siya ng breaker. So mamaya explain ko rin sa inyo yun guys. So ang unang gagawin muna natin guys is gawin na natin yung ating actual na wiring diagram based dun sa instruction na ibinigay ko. Okay, so ngayon guys is simulan na natin. So unang gawin natin is mag-gloves muna tayo para hindi masakit sa kamay. Okay, kahit yung isang kamay lang natin kasi ito yung kamay natin na isa is yun lang yung maghahawak lagi ng tools kaya kailangan natin ng gloves. So ang gagawin natin guys, base sa instruction na binigay ko, the bulb is controlled by three-way switch. So sa diagram natin guys, meron na ito siya. Ito yung ating mga switch. Yan, so ito yung SPO natin, ito yung switch 1 natin, ito yung three-way switch natin. Yan, itong dalawa. So sa taas guys, meron tayong bulb. Dito nalagay yung bulb natin, bulb A tsaka the bulb B. So the same lang siya guys ng ating pictorial diagram. Kung ano yung dinrawing ko guys dito sa ating pictorial diagram is ganun na ganun din dito guys sa ating actual na wiring diagram. So ngayon guys, ang gagawin lang natin is sundin natin yung instruction. So sabi sa instruction guys, the bulb A controlled by three-way switch. Ibig sabihin, yung bulb A natin is controlled daw siya ng three-way switch. Ito siya. Yan, so control siya ng three-way switch. So ayun yung ating three-way switch guys. So ayun yung three-way switch. And the next instruction is the bulb B. Ayan, the bulb B is controlled by switch 1. So ito siya guys, switch 1 natin. Yan. And the last is yung mga SPO natin. So dito natin guys, itatap yung ating SPO. Okay, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. So guys, bibigyan ko yung guys ng technique para mapabilis yung ating pag-wiring. Diba, pag tayo nagwa-wiring, ang ating line 1 is laging papunta sa ating switch. So yun yung una nating gagawin. So ang gawin lang natin muna is supplyan muna natin lahat ng line 1 yung ating switch. So sa ilaw guys, ang gagamitin nating wire is 2.0. So base sa last meeting, i-discuss ko na sa inyo yung kung iba't ibang klase or size ng ating wire para sa ating mga device. So dito guys sa ating board guys, pagdating guys sa actual na exam is pare-pares guys ang kulay ng ating wire. So ang gagawin lang natin guys, ang technique na gagawin natin guys is kailangan tayo maglagay tayo lagi ng markings, yung palatandaan natin kung alin dun yung ating line 1. So ang ginagawa ko
yung aking line 1 is laging meron siyang tape. So papansin niyo ito guys, oh, meron siyang tape yan. And then to may tape. So kailangan kapag tayo mag wiring connection, 'di ba? Sabi ko, lahat ng pula, yung kulay ng ating wire pagdating sa board. So kailangan lagi tayo meron tester dito sa ating unahan kasi para malaman natin yung continuity ng ating wire dulo-dulo. So kailangan malaman natin kasi pare-pares nga yung kulay. So paggamit naman ng tester guys, so napakadali lang. Kapag resistance lang kuha natin or continuity is i-range lang natin siya sa ating times 10 or times 100. So ngayon i-test natin yung tester kung siya ay pumapalo. Ipagdidikitin lang natin yung dalawang test probe. So ayan. So meron siyang continuity, pumapalo siya kung makikita mo. Kung makikita niyo ayan. To. Tingnan niyo to guys, ayan. So ayan siya pumapalo. So ito yung gagamitin natin para makuha natin continuity ng bawat linya dito sa ating board. So ito yung ating line 1. So yan. Tsaka ito yung continuity niya. Ito yung tape niya. So line 1. So para ang gagawin natin, i-double check natin kung talaga yung ito yung merong continuity. So yan guys, mapalo siya. So ibig sabihin ito yung ano, magka-connect, may continuity. So gawin natin, kuhain muna natin lahat ng line 1. Yan. So yan. Line 1. So yung line 1 ko guys is lahat may tape. Yan. Ito yung ating line 1. Ito yung line 1 natin para sa switch. Ito, tapos ito yung line 1 natin para sa ating sa 3-way switch. So okay na tayo dun. Okay. So ang gawin lang natin is pagsama-samahin lang natin tsaka i-terminate natin. So mag-terminate naman. Yan. Ito yung wire. So kailangan pantay-pantayin lang natin. So napakadali lang. Patuloy lang natin siya. And then, so splice natin. Ayan. So, ayan. Kailangan matalas yung ano pang splice para mabilis kayo. So, sa exam, relax lang kayo guys kasi para hindi kayo malito. Kasi once na kayo kabahan at nervyusin, so, isa na may mental block kayo, hindi nyo na alam yung gagawin or tataranta. Dapat relax lang kayo. Focus lang kayo lagi sa ginagawa. Dapat chill lang kayo. Okay? Ganun lang yung diskarte pagdating sa exam. Okay. So ngayon guys, nakuha ko na siya. Lahat ng line 1. So line 1 natin, buti sa breaker, line 1 sa switch, dito sa ating switch 1, tsaka line 1 natin sa para sa ating 3-way switch. So ngayon, terminate na natin. So madalas lang siya, game mo lang siya. Yan. So napaka-easy lang. Okay na siya. Yan. So paikutin mo siya ng paikutin, napakadali lang. And then pagdating dyan, so pantay lang natin dulo. So kapag kayo mag-space guys, so mag-terminate na, pag ganyan na, pag medyo mahaba siya, so ang gagawin nyo, babaloktin nyo yung dulo. Yan, ganyan siya. Bakit ko binabaloktot siya? Kasi guys, kapag di natin siya binaloktot minsan, so kapag tayo nagtitape is minsan yung ating tape, pag pinaikot at pinaikot, isa yung dulo, matilos yung ating copper. So, minsan, di natin napapansin is nabubutas yung ating electrical tape. Kaya ang ginagawa ko, binabaloktot ko na lang siya. Yan. Pagkita naman, ganyan lang siya. Oh. Mabilis lang. Yan. Maka basic lang guys. Oh. Yan. Taas nyan, tapos dyan, itupin nyo lang yung dulo ng tape. Tapos igiin nyo ulit. Yan. So, napaka basic lang. Relax lang kayo. Oh. Hindi kayo maano sa exam. Napakadali lang ng exam. Nasabi ko sa inyo, papasa kayo 100%. So okay na guys. So okay na siya guys, no? Nakuha natin line 1. So ito ang tips na gagawin natin sa susunod. So ang gagawin naman natin guys, yung line 2 naman. Ang gagawin natin is yung line 2 naman guys. So lahat ng line 2 guys ng para sa ilaw guys is kukuhain na natin. So ito yung ating line 2. Yan. Ito yung line 2 ko. So dito sa breaker ko guys. Yan. Ito sa ating ano. Yan. Ito yung ating line 2. So wala siyang markings. So napakadali lang niya. So kuha lang natin guys yung line to that. Yan. Line natin red ito. Yan. Tapos yung line to rito para sa kabila. So line to natin samba. Yan. Yan to line to natin. So pag nakuha natin line to guys. Yan. So space na rin agad natin. Yan. So bantay ulit natin dulo. Patuloy natin. Yan, di ba?
Easy lang, napaka-easy lang yan. Napaka-easy lang ng ginagawa natin. So, space na natin. Tayo na purol pa ng aking ano. Sa sinasya, yes, mapurol yung aking ano eh. Pambalat eh. Yan. Yan, so. So, yan. So, okay lang siya. Napadali lang. Ito yung ating line 2 guys, line 2. So, ayan, so, line 2 natin lahat, yan, pagkasama-samahin na natin. Okay, wala tayong problema, basta, pag tayo magpa-wiring, unahin lang lagi natin supply yung ating switch. Lagyan natin agad ng line 1. Pagkakuha natin, so wala tayong problema ron. Okay na, terminate. So, ang next natin gawin is yung line 2 naman. Yan, napadali lang. So, relax lang kayo lagi. Tamang chill lang kayo pag-exam. Kasi sa exam, mahaba naman yung oras niya. Okay, masyado magmamadali. Kasi kapag madali, masyado kayo nagmamadali, minsan palpak yung ginagawa natin. So, relax lang tayo and then focus tayo sa ating ginagawa. Yun lang yung ano natin. Gawin natin para mas mabilis tayong ano, matapos yung ating ginagawa. So, balutan natin siya ng electrical tape. Yan. Yan. So, yan. Okay na siya. So, yan siya guys. Oh, may balut na ating tape. Nakuha na natin lahat yung supply sa ating line 1. So, ito natin line 1. Nalagyan na natin ang supply yung para sa ating mga switches. And then, line 2 para sa ating mga bulb. Ito na. Okay na siya, guys. So, ang next na gagawin natin is yung return naman, guys. Return ng ating switch. Switch 1, yung ating bulb 1. So, ang ginawa ko, guys, sinuksukan ko na siya ng 1. So, ito na siya, guys, magkakonect. So, para maintindihan nyo, hindi ko magkakonect. So, gagamitin natin tester. Kuhain natin yung assistant. So, ito. Yung dulo, tapos test natin ito. So, ayun guys, yung magka-connect. So, ayun yung may connection resistance. So, ang gagawin natin guys, is kabitan na natin ng switch para mabilis. So guys, ito yung ating switch. So, single switch lang siya. So, ang line 1 natin guys, kung mapasin nyo kung dito sa markings natin, ito yung sa return natin, tatapos sa return. Tapos, dito yung ating line 1. So, mabilis lang siya. So, sinusuksok lang natin siya. Yan. Suksok lang natin siya. Yan. 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 Okay na siya. So, okay. So, ang next natin guys, yung ating three-way switch. So, the three-way switch natin guys is na ito yung ating line 1. So, ito yung tape. Tapos, ito yung ating traveler. Ang dalawa. So, sinukso ko na siya rito. So, kung papansin nyo guys, is wala ko rito ang splicing. So, hanggat maaari guys, advice ko sa inyo, huwag na kayo sa actual na wiring guys, huwag na kayo mag-splicing. Kasi para sa akin, kapag less yung aking splicing dito sa ating board o sa junction box, is maganda siyang tingnan. So, yung markings ko guys dito sa ating traveler na dalawa, is nilagyan ko siya ng masking tape. So, ito yung masking tape niya. So, 1, tapos 3 masking tape. So, ibig sabihin guys ng 1 dito, ito yung para sa ating 3-way switch na kung saan siya nakatap. So, sa 3-way switch natin guys is ito. So, sa 3-way switch natin guys, meron tayo tatlong number dito. 0, ayan, tsaka 1, and 3. So, sa 3-way switch natin guys, yung 0 dito natin lalagay. Ay, yung ating line 1 dito nilagay sa 0. Tapos, yung 1 tsaka 3, ito. So, ibig sabihin yung 1 natin, dito ko lalagay. Tapos, yung 3 natin, dito natin lalagay sa ating marking. So, kaya, nagyan ko siyang tanda. So, ngayon guys, splice na natin yung ating wire para sa ating switch na 3-way. So, mabilis lang siya. Ganyan lang siya. Yan. So, napaka-basic lang guys. Huwag kayong mahali nito. So, itap na natin guys yung switch. Yan. So, sa switch natin, yung sabi ko kayo na 0, yung ating line 1. So, di na nakatap. Yan. Sa 0. Yan, bilis lang. Tapos yung 1, yung isang masking tape po ito. Ito. Nandito lang nalagay sa 1. So,
pwede naman siya guys magkabaliktad pagdating sa diagram. Yung ating pwede naman siya, guys magkabaliktad yung ating traveler, yung 3 dito sa aling sa 1 tsaka yung 1 dito sa 3. Wala siyang problema, pero mas maganda guys ay itama yun na lang kasi ating guys ito yung para sa ating return ng ating ilaw. So dito sa ating bulb bay, so di ba sa instruction natin the bulb bay controlled by 3-way switch, so ito yung ating return sa ating 3-way switch guys. Yung ating supply na line 1 is papunta lagi sa ating 3-way switch, at saka yung ating return is papunta naman doon sa kabilang ating 3-way switch. So ngayon ito yung ating return guys, ah return nating 3-way switch. So dito natin tap sa 0 yan, okay sa 0, and then yung ating traveler na may marking sa una 1, so dito rin sa 1 and then 3 yan. Yan, so napakadali lang, sa basic lang guys. So ang next naman natin gagawin guys yung para sa bumbilya. Bumbilya naman guys sa receptacle naman natin. So ito siya. Yan. So ito at guys yung ating receptacle. So sa receptacle natin guys, lagi nating tatandaan kapag tayo magtatap sa ating receptacle. So pumapansin niyo guys itong itong dulo. Yan yung ating terminal diyan. Yan. So dito natin guys itatap yung ating return ng ilaw. Kasi bakit? Minsan guys kapag dito natin nailagay yung return ng ilaw dito sa aluminum na to, minsan kapag buhay yung ating switch may kuryente yan dyan. Kasi minsan kapag tayo nagkakabit ng ilaw, minsan napapakapit tayo rito. Yan, mapapansin nyo naman, papakapit tayo. So paglagay natin dito, so yung return natin ng ilaw, pag buhay ating switch, syempre diretso yung kanyang current, direct yung current niya. So pagpasok natin ng pumbilya, sigurado makukuryente tayo. If dun natin nakatap yung ating line 1 ay yung ating return sa ilaw, so kahit tayo mapakapit dito guys, hindi tayo makukuryente. Okay? So yun lagi yung tatandaan nyo. So ngayon is ilalagay na natin siya. So sabi ko kanina, ito yung ating return, ito yung ating ilaw, return sa ilaw. So dito natin siya itatap diyan sa terminal na yan. So mabilis lang siya makita. So ayan. So ito siya. Ito yung ano niya. So ngayon pasok na natin siya. Mabilis lang siya guys ipasok. Space natin guys. So sakto, isakto lang natin dito para wala siyang sobra, mas maganda kasi sakto lang siya. Kasi kapag napahaba guys, pakit siyang tignan. Misan, pag nabas. So ayun guys, basic na basic lang. So higpitan lang natin siya. So yan. Yung ating line 2 naman guys dito. So yung line 2 naman natin, dito siya nakatap sa ating aluminum dito. So, yan. So, basic lang siya. So, ngayon guys, ang last naman natin gagawin, yung ating SPO. So, ano yung SPO natin? Ang SPO natin guys, yung ating special purpose outlet. So, yung mga special purpose outlet natin sa bahay, tulad ng oven, yan. SPO natin yan, tsaka aircon. So, yung mga yun guys, is meron yung sarili-sariling breaker. So, ngayon, dito sa ating actual na wiring board, so, inabangan ko na siya guys. So, ito siya guys. So, ito siya. So, yung ating SPO natin guys, o, yung ating line 1, itong may tape. Yung ating line 2, itong isa na walang tape, tapos itong pula, ito yung ating ground. So ito yung ating SPO natin guys. So sa SPO natin guys, kung makikita nyo, meron tayong L dito. So yung L natin guys, dito natin nakatap yung ating line 1 or yung ating live bar. Tapos sa gitna guys, kung mapasal yung markings, yung parang ganyan ganyan, so ayun yung ating ground dyan nakatapat. So yung N naman guys, yung ating neutral. So ngayon guys, itatap natin. So ito yung ating line 1. So dito natin siya guys itatap sa ating L. So yung ating SPO natin guys, meron siyang kalito na strip gauge. So ibig sabihin yung strip gauge, ito yung ating haba ng ating splice sa ating wire. So ayan, susukatin nyo guys, makita yung marking. So ayan, so saktong sakto, parang sinungat no. Then ayan, pasok na natin. So napakabilis lang. Ayan, pag tumunog okay na siya. Tapos next is yung ating ground. So, sa ground natin, yan. Yan, okay na. So, napakabilis lang, easy lang, no? Yan, so, okay na siya, guys. Na-interpret, sobrang bilis lang. So, dito naman, guys, sa ating breaker,
Yan. So, i-assume nyo guys na ito ay for branger, sabi ko nga kanina. So, yung ating groundings guys, kapag ang ating breaker is wala siyang ground terminal, so ang gagawin natin sa ating case ng ating breaker, so ito siya. So ayan guys, so itinap ko na siya, so ito yung ating ground. So yan, dito sa taas to yung ground. So ang next ating gagawin, so is place na rin natin siya, itap natin sa breaker. Siya nga pala guys, ang sukat ng ating where sa ating SPO, sa ating mga special purpose outlet is number 10 dead disc, kasi sa breaker natin siya ay nakatap sa ating 30 amperes na breaker. So explain ko sa inyo last meeting guys yung mga iba't ibang sukat ng wire about sa splash. So guys, napabilis lang, so yan yung ating wire guys, 7 strands, so separate lang natin, so 4 tsaka 3 apat tsaka 3 lang natin, so ganyan lang siya, buka lang natin siya, so napabilis lang. So ganun din yung ating line to, so separate lang natin, 4 tsaka 3 yan, so nabilis lang siya. Okay, so saktan natin splice yan, so putulan natin siya. So same lang din ng ating sara sa ating ilaw, so ganun lang din yan. So splice lang natin siya yan, napabilis lang, easy. Kapag dating sa exam guys, huwag kayong unang-una, number 1, huwag kayong kakabahan, kasi pag kayo kinabahan, sigurado hindi nyo alam gagawin nyo, paposible bumagsak pa kayo. So kapag kayo nag-exam, kapag ang inyong gawa'y pumutok, alam na magsak na kayo. So kaya pag mag-exam, relax lang kayo, okay? So dapat lagi kayo naka-cobra, think positive, huwag kang aayaw. So ngayon, okay, tatap na natin siya sa ating breaker. So assume lang natin guys na, sinabi ko kayo na, assume nyo lang na ito ay 4 brancher. So sa ating diagram, so ipapakita ko sa inyo yung pictorial diagram. Ang ating breaker guys is a 4 brancher. So yung ating main guys is a 40 ampere, meron tayong 20 ampere, may 30 ampere tayo, may 15 ampere. So yung ating 15 ampere is dito natin itatap yung ating ilaw, dito sa ating 15 ampere. Yung ating SPO guys, ayan, mapapansin yung SPO natin yan. So dito natin itatap sa ating 30 ampere. So assume lang natin guys, yung breaker ko ngayon dito is 4 brancher, kasi hindi ko pa kayang i-provide, medyo may kamahalan. So ngayon, uluwagan muna natin yung ating mga tourniquets dito. So okay, so sa ang line mo natin guys, dito natin nakatap, kasi meron siyang markings. Ayan, makikita nyo guys, electricity. Yan, ito yung line mo, para tandaan yan dyan. So sa taas guys, so taas guys yung ating wire, so meron siyang markings. Ayan, line 1, ito yung ating line 1. So yung may tape ko nga kanina, sabi ko kanina, yung may tape, ito yung ating line 1. So ganoon lang yun. Eh ganoon, ipasok natin dito. Ayan, baba. So dito guys ilalim, so ayan, dito na itatap siya. Ayan, sama nyo na itong ano, isa pang para sa ilaw. Ayan, relax lang kayo, tatapos din natin to. Ayan, so ayan na. So gawin, himpitan lang natin yan. So napakadali, basic na basic. So yan, so at ayan yung ating service entrance. Yan, mamaya tatap ko yan, relax lang kayo, dapat matuto tayo maghintay, huwag tayo masyadong magmamadali, kasi pag tayo nagmamadali, sablay ginagawa. So maghintay tayo ng tamang panahon. So yan, tap na natin. So yung tinapo guys, SPO ha, imagine nyo, nasa 30 ampere, yung ilaw natin is sa 15 ampere siya nakatap na breaker. So okay, so isa lang naman yung aking breaker dito, so temporary lang naman yan. Pag tayo nakaipon, ay di provide natin siya para maganda yung ating ano, demonstration sa inyo. So okay na siya guys, no? So ang gagawin natin, para makasigurado tayo sa ating diagram, so kukuhain natin lahat ng continuity ng ating ginawa. So okay, gagamitan lang natin siya guys ng ating tester. Range lang natin ito sa times 10 o times 100 para sa ating resistance or continuity. Ngayon, i-check natin, dapat guys is wala siyang reading. Okay? So yung ating breaker guys is naka-off pa.
itatap natin guys yung ating service entrance para malaman natin kung tama ba yung ginawa natin dito. So ngayon, i-splice ko na muna siya. So, nakatotok yun. So, i-splice ko na muna siya. So, ito yung ating light. So, ngayon guys, i-splice natin siya. So, ito yung ating light naman. Ito may tape. Yan. Matigas siya. So, ang sukat nating wire dito is ano lang to, 3.5. Kasi, baka 3.5 kasi guys, yung breaker natin is ano lang, 20 ampere lang. So, yun yung sinusunod natin sa ating electrician guide na pinakita ko sa inyo last meeting. So, sa mga hindi panonood ng aking unang video, so, panoorin nyo na muna para maitindihan nyo. Okay? So, kunyari guys, ito yung ating ano, wire galing ano, entrada, yung ating galing sa customer. So, assume lang muna natin guys. Ha? Okay? So, ngayon, tap na natin siya. Ayan. Yung ating service entrance. So, sabi ko nga kanina, yung ating line one dito. So, ayan. Check natin yung ating line one. So, pa-check mo guys ngayon, kailangan lang natin ng tester. Ayan, test light para malaman ko sa ating line one. So, ayan, umiilaw siya. So, tama, ito yung line one natin. So, ngayon guys, double check natin yung ginawa. So, bibigyan ko kayo guys ng tips kung paano natin ma-check yung ating ginawa. Kung tama ba to, kung sasabog o hindi. So, napaka-easy lang guys. So, ang gagawin lang natin, yung ating multi-tester, yan, yung ating multi-tester. So, dito natin siya ilalagay sa ating breaker. Yung ginawa natin, is tama o hindi. So, dapat ang mangyayari, guys, is pag-check natin siya rito, is wala siyang reading, okay? Kasi once nagkaroon ng reading dito, patay tayo. Shorten yung ginawa natin, posible, putok yung gagawa natin. Dalawa lang naman yan guys eh. Puputok yung ginawa natin or magtitrip dito sa mali nating connection. So, ang gagawin lang natin is itapat lang natin siya dito. Kailangan wala siyang reading, okay? Sa terminal. So, dito natin line 1 dito. So, yan. So, wala siyang reading. So, wala siyang reading, no? So, ang gagawin natin is itetest pa rin natin individual yung ating ginawa. So, isingit lang muna natin yung ating ditong tester. Yan. Yan. So, ngayon guys, ang gagawin lang natin is kuha lang tayo ng wire. So, yung wire natin, malalaman natin kung yung ginawa ba natin is shorted or mali. So, sa pamamagitan lang guys ng wire, ito yung magsasalba ng grades natin or pagkapasa sa ating exam. Okay? So, ang gawin lang natin guys, dito sa ating wire, so, splice natin yung dulo-dulo kabilaan. Okay, yan. Basic na basic lang yan. Isa lang ito sa mga tips na technique para sigurado kayong papasa. Oh, so after natin 'yan splice, so yung dulo natin guys, no. So ang gagawin natin, yung 'di ba, yung tester natin nandito na sa ating breaker. So ilagay ko na siya. Tapos i-re-range siya sa continuity na times 10 para makuha natin yung ano, resistance. So ang gagawin natin dito sa ating bulb, i-short natin 'yan para malaman natin kung meron bang dumadaloy na supply dito kapag inon natin yung switch. So ang gagawin lang natin guys, yung terminal dito, 'yan, tsaka yung terminal din dito, yung aluminum. So, ipag-short natin. So, ito yung ating wire. Then, itatapat natin dito sa dulo. Yan. Yan. So, okay na, naka-short na siya, no? So, ang gagawin natin, kailangan magkakaroon tayo ng reading once na inon natin yung ating switch. So, back to the instruction tayo. So, sabi sa instruction, guys, the bulb bay controlled by three-way switch. So, ibig sabihin, guys, itong bulb bay natin, kapag inon natin yung ating three-way switch, dapat magkakaroon tayo ng reading. So ngayon, i-on na natin yung switch. Dapat pag-on natin ng switch ng ating 3-way, yung ating multi-tester dito is magkakaroon ng reading or papalo siya. So, i-on na natin siya. Yun. So, nag-on siya. Sa ating 3-way naman, yung ating switch, kapag in-on natin dito, pwede natin patayin sa kabila. Pwede natin buhay dito, pwede natin patayin dito. Okay. So, ayun siya. So, on natin, o pumalo siya. So, patay natin sa kabila. So, okay. So, patay. Buhay. Yan. Tapos patay natin dito. So, okay na siya. Okay yung ating connection. So, simple ulit tayo sa ating instruction. So, sa instruction natin guys, yung next instruction natin, the bulb be controlled by switch 1. So, ibig sabihin guys, itong switch 1 natin, control dito. Control ng yung switch 1, control ng ating bulb be. So, ang gawin natin, short ulit natin yung kanyang septile sa loob. So, ayan. So, short natin. So, kapag ino natin, dapat magkakaroon siya ng reading ulit. Yan. So, may reading ulit siya. Patay ulit natin. Okay.
So, okay. Patay. Why? So, para. So guys, next extraction ulit tayo. So, sa third extraction natin, SPO, yung ating mga special purpose outlet. So, sa pag-test naman ng ating SPO, so napaka-simple lang yan guys. So, ang gagawin lang natin is, i-short lang natin parehas yung ating linya. Line 1 at line 2. So, ito yung ating pang-test. Itong wire na kapiraso. So, ipapasok lang natin siya dito. So, i-short lang natin. Kailangan, magkakaroon siya ng reading dito. Kapag di siya nagkaroon ng reading, ibig sabihin, wala siyang connection sa bawat isa. So, ngayon, papasok natin. Yan, so, nagkakaroon siya ng reading. Yan, may reading siya. Tama yung gawa natin. Sugot. Tapos, pasok ulit natin para makita nyo. Yan. May reading ulit siya. Yan. Sugot natin. So, okay, check ulit natin yung ating supply. Kung dapat yung ating line 1 nandito sa website kasi meron siyang markings na electricity rito. So, test natin yung ating supply sa taas. Oh, so, umiilaw siya. So, umiilaw siya. So, ngayon, itataas natin guys yung ating mismong breaker. Yan. Pagtaas natin, kailangan yung supply dadali na rin sa kabila. Yan. So, tinaas na natin. So, check natin yung baba kung may supply. Yan, may supply siya. So, ngayon, itetest natin yung actual na reading ng ating supply kung gaano ba ito kalakas yung ating supply rito sa ating breaker. So ngayon, pag-test lang guys ng ating supply sa ating kuryente. So range lang natin sa 250. ACB ha, ACB. Kung ating test probe, tapat lang natin yung pula dito sa ating line 1. Yan, line 1. Tsaka yung ating line 2. So ayan. Yan, pumalo siya. So actual na reading ng ating supply is 245. Kung makikita niya, 245 lang. So, yun, andito na tayo. So, ang gagawin natin, lagyan na natin ng bulb parehas para malaman natin yung actual na diagram. Para malaman natin kung gagana ba yung ating ginawa o hindi. So, ayan. Basic lang yan, relax lang kayo. Padali lang yung exam, kayo nakakabahan. So, ngayon, okay na. So, yung bulb pin natin, control ng 3-way switch case na. So, ngayon, kailangan pag ino natin, mabubuhay siya. So, yun, nabuhay siya. So, pwede natin siyang patayin dito. Yan, buhay. Pwede natin patayin sa kabila. Yan, so, buhay, patay, buhay, patay. So, good yung ating ginawa sa ating 3-way switch. So, next, tayo sa ating bulb. So, yung bulb natin, control ng switch 1. So, ito siya. So, kailangan kapag inon natin, ilaw tong bulb. So, good. Okay. Ilaw siya. Okay. Third is yung ating SPO. So, yung special purpose outlet natin. So, ang gagawin lang natin, isasaksan lang natin ng heater kasi SPO siya eh. Wait lang ha, kuha lang tubig. Okay guys, so ngayon na ito yung ating heater. Kaya tayo may mga special purpose na outlet sa bahay. Minsan kasi yung ating mga saksakan or mga plug is bilog yung kanyang mga saksakan. Kaya yung mga SPO natin, kapag mga special purpose outlet natin, yung kanyang mga saksakan, mga bilog or designated para sa ating mga SPO na device. So, ayan guys, so yan, sinaksak na natin. Kailangan iilaw ito. So, ito yung ilaw natin. Yan. So, umiilaw siya. Yan, umiilaw. So, hintayin natin siyang uminit para makita niya gumagana talaga. So, hintayin natin tutunog yan. Relax lang kayo. Oh, patuto tayo maghintay. So, ayan guys. Umaano siya. Na-under na. So, good yung ating saksakan, yung ating SPO. So ngayon, hugutin natin kasi ang mahal ang kuryente ngayon eh. Wala akong pambayad pa ngayon kasi wala akong trabaho eh. So ngayon guys, proceed tayo dito sa ating instruction. Okay, so papaliwanan ko dito guys sa ating pictorial diagram kung yung actual na nangyari, kung paano ba umiilaw yung ating bumbilyar sa ating harapan na board. So sabi ko nga kanina, nung nag-actual tayo, assume lang muna natin yung ating breaker is a 4-brancher kasi yung breaker ko is a single breaker lang. So, unang ginawa natin kanina sa connection, so kinuha muna natin lahat ng line 1. So, mapapansin nyo, yan, nasa 15 ampere nakatap, yan, dire-diretso siya, yan. So, itong red guys, ito yung line 1. So, bumaba siya ito sa ating switch, tapos diretso siya ulit, bumaba ulit sa ating switch. Kaya mapapansin nyo, may termination tayo ng tatlong wire. So, ito siya guys, yan. So, tatlo siya rito, isa, dalawa, tatlo para sa switch ng ating switch 1 para sa ating switch ng ating 3-way switch. So, ang next naman natin ginawa is yung ating line 2 naman. So, sa line 2 guys, ito, dire-diretso ulit siya rito. Yan, well, tapos bumaba yung ating line 1 para sa ating bulb.
Ganun din yung kabilang bumilya. So, kaya nangyari ko kanina is tatlong termination ulit dito kanina. So, ito siya guys, oh. May tatlong termination dito. So, ayan, tatlo siya. Para sa ilaw to, simula sa ating breaker, kilaw rin sa valve, ilaw tayo sa valve. So, next natin gagawin, ang next tapos, ang next natin ginawa kanina is, kinuha naman natin guys yung return ng ating ilaw para sa ating three-way switch. So, ang nangyari guys, ito yung ating return na ilaw. Itong black, bumabara siya rito. So, ito yung ating valve. So, na ito siya. Black siya rito. Subsukin natin. Yan, dire-diretso siya rito. Jumper. Yan, dire-diretso siya. Baba. Yan, baba rito sa ating three-way switch. So, yung ating return guys sa ating ilaw, lagi yung tatandaan is sa kabilang three-way switch siya. Okay. So, tapos yung line 1 guys ng ating... So guys, yung ating line 1 naman guys, mula sa ating breaker, is dito sa ating kabilang 3-way switch. So, lagi yung tatandaan. Okay ha? Line 1 para sa ating kabilang 3-way switch, tsaka return ng ilaw para sa ating kabilang 3-way switch. In the rest, yung ating traveler guys. So, yung ating traveler na ito. So, ayan, makapasin nyo, dalawang traveler siya. So, sa traveler naman natin guys, so, nagkaroon tayo ng markings dito. Ayan, so markings. So, kasi yung ating traveler, ayan, meron ditong 1, tsaka 3. So, kaya nag-layout ng markings dito ng masking tape. Yung 1 para mabilis natin ma-identify na dito talaga siya. 3 para dito rin siya. So, the same lang din dito ng kabilang 3-way switch, okay? So ngayon guys, yung ating valve naman. So, the valve controlled by switch 1. So, ibig sabihin, ang ginawa naman natin kanina is kinuha natin yung kanyang return. So, narito yung kanyang return. Yan, valve, dire-diretso siya rito kanina. Yan. Yan, dire-diretso. So, bumaba siya sa ating linya ng ating switch 1. So, ito siya guys. Yan. Ito. Ito yung ating return. Yan. Tapos na ito. Kabila. Yan. So, next ating gagawin is yung kung paano na ba siya iilaw. So, ngayon, yung ating 3-way switch sa bulb base. So, bubuhayin natin yung kanyang ilaw. So, kailangan dapat dito is tugma sa ating actual na wiring diagram. So, ngayon, bubuhayin natin yung ilaw. So, sa 3-way switch. So, yan. Okay na siya guys. Umilaw siya na. So, kasi ang nangyari guys, yung ating linya sa ating 3-way switch, so na ito, yung ating line 1. So, yung line 1 din, dire-diretso kayo yung daloy. Yan, dire-diretso. Simula ito, bababa sa ating 3-way switch. So, pagkababa dito sa ating 3-way switch, tatalon siya rito sa kabilang sa ating traveler para, yung traveler kasi yung magkukontinuous ng supply para may hatid niya ron sa kabilang 3-way switch. So, ayan siya, dire-diretso siya. Ayan, bumaba ulit siya rito. Yun, bumaba. So, diretso siya rito sa kabilang return ng ating ilaw. So, ayan siya, dire-diretso. Yan, yan, yan. Kaya siya umilaw. So, kapag in-off naman natin dito sa kabila, so, pag in-off natin, ibababa natin yung ating switch. Yan, bang. Oh, so, umamatay yung ilaw. Kasi yung supply, guys, mula doon sa ating line, hindi na siya magkukontinuous kasi naputol na siya rito. Kasi, guys, yung ating 3-way switch is a SPDT. So, yung SPDT is a single pole double throw. Ibig sabihin, single pole siya, meron siyang dalawang position. So, yung dalawang position niya, ito yung dalawang pulldock dito. Yan, ito yung kanyang position. So, ito yung single pole niya, tapos ito yung dalawang position niya. Okay, so, nag-guess nyo da? So, okay, nag-guess nyo ba? So, next natin, in-off na natin yung ilaw na. So, ngayon, susugsugin ulit natin siya. Si Karen, dumiretso ulit dito. Baba ulit sa ating switch na 3-way sa kabila. So, lipad siya dito sa ating traveler. Diretso ulit siya rito. So, pagbaba niya rito. So, putol na siya. Hindi siya makakatuloy dito sa kabilang. So, putol na siya. Hindi siya makakaliban dito sa ating return ng ating ilaw. Kaya, hindi siya nabuhay. So, okay tayo doon. So, proceed tayo sa next instruction. The valve controlled by switch 1. So, yung valve daw natin is control ng switch 1. So, ang nangyari, kapag inon natin tong ilaw. So, yan. Inon natin ilaw. So, mabubuhay siya. So, ito yung ating supply. Yung ating line 1. So, dire-diretso siya rito. Ayan, bumaba siya rito. So, in-on natin. Bababa yung ating single pole na switch. Yan. Okay, pag buhay niya rito. So, dire-diretso siya rito. Ayan, yan. Ayan, ayan. Yan. So, iilaw siya. Kapag in-off naman natin, yan, mamatay siya. Yan. Tataas yung ating single pole. So, off siya. So, yun lang yun guys. So, napakadali lang. So, lagi niyang iisipin guys na lahat ng gagawin nyo is lagi nyong i-double check para sigurado na kayo ay papasa. Okay? Okay? So, ang last natin guys, yung ating SPO na, yung ating special purpose outlet. So,
special purpose outlet lang naman natin, madali, mabilis lang siya. Basta lagi yung tatanda, kapag mga SPO natin, tulad ng aircon, oven yan, etc, etc, ay meron siyang sariling breaker. Kasi SPO siya eh. So sa SPO natin, ito lang yung kanyang linya. So yung ating line 1 yan, dire-diretso sa atin dito. Ayan, yan, tapos yan. So yung ating ground yan, dumiretso rito. So yung ground ng ating SPO is nakatap sa ating case ng ating breaker. Kasi wala naman, wala, kasi yung ating breaker guys is wala siyang terminal block or mga terminal screw para sa ating breaker. So pwede na siyang itap dito sa ating case. Basta yung ating mga groundings is laging nakadikit dito sa ating, may contact lagi siya sa ating mga case or panel box ng ating breaker. So yun guys, hanggang dito na lang. Sana may naintindihan kayo. Sa may mga katanungan regarding dito sa tinuro ko about sa exam ng NCTO, so just comment down below na lang kayo sa aking YouTube channel. So itong tinuro ko guys, so hindi 100% na ito yung lalabas sa exam, pero meron siyang similarity sa exam ng NCTO. So good luck na lang sa mga magtitake ng exam at kukuha. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa tinuro ko. So guys, ano na lang to tawag dito ah. Yung exam kasi guys, kapagdating sa actual is a common sense na lang. So dun masusukat yung skills or kakayahan, kung meron ba kayong naintindihan during kayo nag-aaral sa school. Guys, sundin niyo lang yung mga tinuro ko about sa mga technique. So I assure you guys, 100% papasa kayo. So maraming salamat ulit sa inyo guys. So sana guys, supportahan yung channel ko. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, so subscribes na kayo and click the notification bell para lagi kayong updated. So maraming salamat sa inyo ulit guys. So sa mga next video ko, so baka ano na tayo, actual pa rin tayo. So magkakaroon pa rin ako ng mga discussion regarding sa mga abos sa mga katanungan, kung ano ba pinagkaiba ng line to line sa line to neutral. So yun yung magiging next topic natin. Maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang. Okay, so thank you sa inyo lahat.